ibang panig ng Pilipinas. Literal ngayong nagliliyab ang init! Sa mga nakalipas ngang araw, sunod-sunod ang naitalang kaso ng grass fire mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Malaking balita rin sa linggong ito ang pagkasunog ng 19 na nakaparadang mga sasakyan sa parking area sa NAIA Terminal 3 sa Pasay, kung saan ang isa sa tinitingnang anggulo, grass fire. Terminal 3, open parking. Pero grass fire ba talaga ang sanhi ng sunog? Seryosong usapin po ito, lalo pat mahigit 100 ng mga bayan sa ating bansa ang idineklara sa ilalim ng state of calamity. Nakamamatay po ang matinding init. Umaga nitong Lunes, nung unang napansin ang nagngangalit na apoy sa parking lot sa NAIA. Wala namang nasaktan sa insidente, pero 19 na mga sasakyan ang nilamon ng apoy. Di kaya. Maraming factor pa tayong tinitingnan, no? Subject to the investigation. May kontribusyon ang mainit na panahon. Yung sunog ay nagsimula sa isa sa mga sasakyan at dahil sa mayroong matataas na damo, kumalat ito, nadamay yung ibang mga sasakyan. Kapag ang ating mga sasakyan ay naiwan sa initan, ang init na nag-accumulate doon sa loob ay natitriple. Kung may maiwan na kahit na anumang flammable material doon sa loob, enough time of exposure to that constant heat would be enough to ignite. Huwag mag-iiwan sa loob ng sasakyan ng mga flammable items, no? Lighters, alcohol, alcohol, pati yung mga pabango, no? Ang pamunuan ng parking lot na nga kung i-cover ang insurance ng mga nasunog na sasakyan. Kung sakasakaling magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, siguro that's the time that MIA will step in. No? Mala impyerno nga ang init ngayon. Hindi kaya eh. Tingnan mo ito, sobrang init ito. Oh. Uminom po kami ng malamig na tubig para maibsan yung init. Ang heat index na naitala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, pulang-pula. Majority po sa mga lugar sa ating bansa ay nasa danger category, which means na yung heat index po ay 42 up to 51 degrees Celsius. Sa Santa Catalina nga, sa Negros Oriental, 45 kalahok sa isang street dance ang nahilot na himatay dahil sa init. Maraming eskwelahan ang nagkansela ng face-to-face classes. Lalo't ang alinsangan ng panahon pwedeng maging sanhi ng heat stroke. Merong pananakit, maaaring may cramps, pero nagkakaroon ka nalang fatigue at nauuhaw ka dahil sobrang init, yun yung mga simptomas. Yung heat stroke, yun na yung pinakamalala, baka nawalan ka lang ng malay sa ganyang sitwasyon. Hindi kaya ng katawan natin na palamigin ang sarili nito. Meron tayong pawis na kapag nag-evaporate or nagtuyo, ay siyang nagiging sanhi para lumamig ang ating katawan. Pag mainit ang paligid, hindi tayo lumalamig ng basta-basta, kaya nag-overheat yung ating katawan. Bagay na nangyari sa 26 anyos na teacher mula Marikina na si Dan Paul. Sa larawang ito, makikita kung paano pilit na nire-revive ng doktor si teacher Dan Paul. Pero huli na ang lahat. Ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay, acute myocardial infarction o heart attack dahil siya'y na heat stroke. May mga pumutok daw po na ugat sa ulo niya. Kaya rin po, like, unconscious na siya. Sobrang init po talaga ng araw na yun eh. Ang daya-daya niya, lagi niya kaming pinapaalalaan. Ang kuya niya, i-chat-chat niya, kuya, ang init na, huwag ka lalabas, kuya. Hanggang ngayon, hindi ko pa niya kaya tingnan. Sobra siya magpaalala sa amin, pero yung sarili niya, hindi niya na paalalahanan. Pasado 4:00 raw ng hapon nitong Lunes, sumama ang pakiramdam ni Teacher Dan Paul. Nagawa pa nga raw nitong mag-message sa kanilang GC o group chat. Ako po yung una nagsim nun. Nakita ko po pong typing. Nagsabi niya po siya ng help po. Si Teacher Dan Paul, mag-isa raw nung pauwi galing skwela sa kanilang bahay sa San Mateo, Rizal. Nasa Cavite kasi noon ang kanyang buong pamilya, sa bahay ng isa niyang kapatid. Pagkabasa nila sa kanyang chat, agad umuwi ang kanyang mga kaanak.
Nakaupo po, ginamit po niyang unang yung bag niya. Parang pinilit naman po niya sa more vibe kasi nagbasa po siya ng damit ng ano, nilagay po niya sa ulo niya. Dumugo po yung ilong niya. Nakakita po nila siya na namumutla. Wala po siyang iba nararamdaman kasi active po yan sa physical activities. Nag-exercise po siya. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Kaya nga medyo maano po kasi siya po talaga pinakamabait eh. Isang araw bago siya na heat stroke, magkakasama pa raw nilang ipinagdiwang ang birthday ng bunso nilang kapatid na si Dan Russell. Pinilit niya po pong umuwi nung Cavite para makapag-celebrate po kami. Kasi kapag kamuli, pagka po birthday ko, isa lang po yung wish ko sa kanila. Sabi ko po, kahit kumpleto lang tayo. After po namin kumain sa Tagaytay, ipaalam siya na uuwi dito kasi kailangan niyang pumasok kinabukasan. At anong pigil namin? Paliwanag naman siya, ma. Ayokong absent yung ano, estudyante ko. Isa siyang masayahang teacher. Pag break time, ikipag-ulitan talaga yung mga bata. Marami siyang naging naturo sa amin. Mapa-acads man po or mapatungkol sa buhay namin. Ayon sa Department of Health, nakapagtala na sila ng 34 na mga kaso ng heat-related illness sa bansa. 6 na ang namatay. Ang unang lunas para sa ating heat-related illnesses, ilayo dun sa lugar na mainit ang ating pasyente. Gumamit tayo ng mga bimpo na mamasa-masa, punas-punasan natin ang katawan para maibsan ang init. Habang ginagawa natin yung first aid, importante na parating na ang saklolo. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, yan yung oras ng araw na pinakamataas ang sikat ng araw. At sa panahon na yan, umiwas muna tayo sa heavy physical activity. Kung tayo naman po ay mga trabahador, dapat meron pong mga pahinga, hindi dire-diretso ang trabaho. Meron tayo dapat malinis na tubig na dala-dala natin. On average, mga 7 to 8 glasses of water per day ang dapat iniinom natin. Kahit na talagang deadly ano yung situation, susuungin nila yung panganib, mabuhay lamang kanilang pamilya. Bahagi ng patakaran dapat ng gobyerno ay yung stay at home na may bayad. Huwag mairalin ngayon yung no work, no pay policy. Kung titignan po natin yung historical data ng heat index, siguro mas emphasized siya ngayon dahil dun sa maraming factors driven by climate change. Warming is really evident, not just in our country, but also, syempre, sa iba't ibang lugar sa ating mundo. Isa sa mga main contribution natin ay yung tinatawag na greenhouse gases. Yung mga usok na yan, yung mga sasakyan, factories, napupunta po yan sa atmosphere. Papainitin po niya itong Earth. Ang pinapanawagan nga namin tapusin hanggang May na to, tapos sa susunod na school year ay tapusin hanggang April para makapag-start na ulit ng June. Kasi sobrang init, hindi kinakaya ng mga teachers natin. Samantala, ang mga labi ni Sir Dan Paul nakaburol ngayon sa bahay nila sa Marikina. Na-decide po kami family ni Sir na gumawa po ng ball para po yung mga letters na gagawin ng mga students niya. Kahit na alis na si Sir, may madala pa rin po si Sir. Family bonding po namin, yan talaga yung gusto niya, yung sabay-sabay kami nanonood. Laging buong bibig niya ni Jessica Soho, KMJS, ganun. Nag-expect ako, yun ang totoo na darating ang araw maki-KMJS talaga si Sir. Bilang isang warang teacher. Yun. Pero hindi sa ganito. Hindi ganito. Plus ayo sobrang mahal na mahal ko siya, sobra. Sobrang proud ako. Mag-ingat po tayong lahat ngayong tag-araw. Stay hydrated. Uminom ng maraming tubig para may pangontra sa nakamamatay na init. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.